Center for Health and Development sa Sugsarjan Regional sa isa kagabi. Kining tulong ng mga nangamatay nga taga Kinapawan City mga katinig, usa ka 78 years old, usa ka 64 years old ug usa ka 89 years old. Noon lampas-lampas na sa taas ng bonus no. Pero maliban katong isa kay pag sumala lang pag nag 70 ka, oo, nakabot na nimo ang kinabuhing gihatag then nilampas kag 70 bonus-bonus na mga katinig. So lain pang mga pasyente nga namatay nga taga probinsya sa Cotabato usa niini, taga Kabakan, usang taga Antipas og usa ang taga Midsayap. Ang aduhang taga Midsayap no, usa ka 54 years old ug usa ka 82 years old. Kadaghanan ni mga katinig may kalambigita na sa sakit sa baga no, ang hinungdan sa ilahang gihinungdan sa ilang kamatayon og dunay relasyon pod sa sakit sa kasing-kasing og sa dugo. Pastilan no, mao ni mga kasagarang problema gyud basta si COVID-19 gani ang muigo ay nalang intawon. Pero doon na po kita maayong balita gahapon. Maayo ba ni? Kasi first time, no? Naka-experience sa mga residente sa may barangay Kalakakan sa Pikit Cotabato. Kagahapon, perting inita, pero nibunok ang ulan. O, perminti mahitabuli, no? May experience sa Dodris Dakbayan sa Kinapawan. Pila kahapon na nasinati nato nga init ang panahon, especially diri sa may barangay Paco, unya kalit nga mubunok ang makusog na ulan no. Sa Pikit kagahapon mga katinig, susamang naitabo, hayag ang kalangitan nya ni kalit ni ulan, uy dunay uban nga ice no, nga murag kadagko sa Holen ang naasoy nga tipak sa mga ice. Pero ingon sa pag-asa, normal lamang kini nga mahitabo nga muulan og ice, o kini gitawag nila nga hailstorm no, labi na kung dunay dala nga mga pagdalugdog. Alas 6 ang atong oras sa mga katinig, atong ginahulat ng atong doon na tayo bisita karong buntaga diri sa Sibihanan no, kay maining atong mahisgutan kay tungod sa karong panahuna pitos kayong sitwasyon sa atong mga kaigsuunan, labi na kay tungod dagha mga nawad anog trabaho no. So kinahanglan gyud makasiguro kita nga adunay mga lakang nga ginahimo ang ato ang gobyerno para masiguro nga adunay eksaktong nga makaon ang ato ang mga kaigsuunan samtang sa pikas sa bahin no. While atong ginahulat ang ato ang bisita karong buntaga mga katinig, ato lang hisgutan gamay kining kaso sa COVID-19 balikan nato diri sa probinsya sa Cotabato kay diri lang sa Kinapawan City taas-taas gyud ang kaso sa kasamtangan naasa as of kana sa ba kagahapon nadungagan na pod no og laing kaso pero sa gipagawas nga data sa city government pinaagi dito sa ilahang daily census naa sa mga 100 almost sa 200 no ang active cases sa COVID-19 kung diin mga katinig ang dili maayo ni ini kay sa naasoy nga ihapi nakadaghan ni ini ang local transmission no, buot pasabot ang virus nitakod sa mga miyembros pamilya. 97.76% mga katinig ang taas ang kaso nga nagtinakdanay nga naalang sa ilahang mga panimalay no. Dunay gipagawas nga pamahayag City Mayor Joseph Evangelista kalabot niini hinungdan nga nagpadayon pa sa gihapon ang pagpailawom sa general community quarantine diri sa probinsya sa Cotabato. Ato sa ipamati sa inyo mga katinig ang parte sa naasoy nga statement no ni City Mayor Joseph Evangelista kalabot ni kaso karon sa COVID-19. COVID-19 programs nato ang mga plano sa lungsod sa umaabot na mga 2-3 ka bulan. Unahon nato as always nakitay 169 COVID active positive cases sa lungsod. A high of 238 just 1 month ago. Doing good. Pero
gihapon pwede mag balik sa dating ugali. Ngano man sa 169, 142 ang without travel authority. Family transmission. Mao gihapon. Katunga ang hinungdan, kasal, bunyag, birthday, ligos dagat, lubong, reunion. Nakakita sa GCQ until the end of July. So, please, please, ato na lang ninyo ipadayon na magbaba ang kaso sa lungsod sa Kinapawan. Atong i-update ang atuang mga viewers regarding our vaccination sa lungsod. Doing good kita, actually doing very good kita sa vaccination quick count report sa A1 or atong frontliners. Top 1 ang lungsod sa Kinapawan, 97.76%. Wow, congratulations to our team, 97.76% sa 3,621 frontliners vaccinated for the first dose. And this is really good kay ngano, dili na to pwede isugal ang kahimtang, ang wellness sa atong frontliners. Sa atong A2 or our senior citizens, nalipay ako na overwhelming na ang mga senior citizens nato na gusto magpa-bakuna. In fact, kada panahon na may bakuna, vaccination day, daghan nag-walk-in. Mga ilang pud ko dispensa tungod kay dili man ingana kadaghan pa ang gaabot na bakuna. Sa atong senior citizens, A2, ang may mga underlying medical conditions na senior citizens, o ang ato ang 18 to 59 years old with comorbidities under A3, dili pa ingana kadaghan ang bakuna na gaabot. Pero sa A2, we're again doing very good. Nasa top 4 ang lungsod sa Kinapawan. 13,089 dapat ang makadawat sa atong mga senior citizens na makadawat sa first dose. So, almost 21%. And sa atong A3, again, we're doing very, very good. Nakita sa top 3 for the whole province. 29.25% sa target na 3,987. 29.25% ang performance sa Kinapawan City. Mauna maingon na ako nga, sa Kinapawan walay vaccine hesitancy. Kulang lang yun ang pag-abot sa mga bakuna. But in the next how many days, sigurado ko na naay mamahimo unyang daghan na mo abot. That is why ang concentration karon sa lungsod sa Kinapawan, our team, our IATF, o ang atong team sa VOC and our One Hospital Command is tutukan na ang umaabot na mga bakuna. And na ako'y maayong balita, hopefully madayon na as scheduled kay ang ato ang gi-order nga bakuna, lungsod ang mo bayad sa 40,000 doses, around 44 million ang atong budget ni ini para sa 40,000 ka mga lungsuranon na identified na nato na mao'y pagabakunahan. At kailangan nato itandi ang atong mga facilities. So una nga, kada adlaw, as of today, kaya sa city magbakuna og 500 every day. Appeal na diha ang tanan natong vaccination hubs. Now, the other day, nalipay ako, gusto na ako pasalamatan ang atong private hospitals, four of them, na doon na sila yung offer na mutabang na sa vaccination nato. So, karong simanahan ni, ma-perfect na to ang terms of reference. And, mudungag unya, including the Cotabato Provincial Hospital, ma-appeal unya. Kaya ang atong target by July, kinahanglan nato makaya magbakuna og 1,000 kabuok every day.
Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mga tumakot, tinig ang parte lang sa pamahayag ni City Mayor Joseph Evangelista kalabot nining ang kampanya sa COVID-19 diri sa Dakbayan sa Kidapawan kung nga diin no kagabi nakatala og dugang na pod ang mga namatay ang Kidapawan City. Tulo kabuok ang gika-report sigon sa gipagawas nga data sa DOH 12. Pero dere sa datos sa provincial COVID-19 tracker mga katinig ang ipagawa sa Integrated Provincial Health Office no sa kasamtangang sitwasyon as of June 30 alas 7 kagabi mga katinig. Naguna paggihapon ang Kidapawan City sa may pinakadaghang aktibong kaso no 263 ang kasamtangang aktibong kaso duna ang Kidapawan City. Nako, nya gisundan kini mga katinig sa Midsayap nga adunay 80 no. So mas maayo nga inyo hang masayran sa mga matag lungsod no. Atong nga tagsa-tagsaon sa Alameda ang kasamtangan duna sila aktibong kaso nga 5. Ang Aliosan dunay 7, ang Antipas dunay 6, ang Arakan dunay 8. Ang Banisilan dunay 14, ang Carmen dunay 30, no? Ang Kabakan dunay 46. So kitas Kidapawan 263. Ang Libungan dunay 11, ang Magpet dunay 11, ang Makilala dunay 42, ang Matalam dunay 25, Motong Midsayap dunay 80. Ang Mlang dunay 48, Pigkawayan dunay 28, ang Pikit dunay 13, no? Ang President Rojas dunay 23, ang Tulunan dunay 12. Mao ni siya mga katinig ang mga kasamtang aktibong kaso. Sa mga nangamatay, ang Alameda dunay 5 nga namatay, Aliosan 4, Antipas 6. Ang Arakan dunay 2, Banisilan 1, Carmen 8, Kabakan 15, no? Ang Kidapawan 36 nang namatay. Ang Libungan dunay 10, no? Ang Magpet dunay 4, hi ma'am. Ang Makilala dunay 5, ang Matalam 11, Midsayap 23 palihog ko ma'am Grace. Ang Mlang 28, ang Pigkawayan Siam, ang Pikit Siam niya ang President Rojas dunay 13 og ang Tulunan dunay 10. Sumao na sa mga katinig ang mga nangamatay no tungod sa COVID-19 unya. Ang ginatira ni COVID-19 ang mga kadaghanang nangamatay mga katinig, mga senior citizen. Mga ato ang mga lolo, mga lola nga dunay mga comorbidity. Unya lisod ra ba kay ang ginaatake no katong mga dunay sakit sa baga, sakit sa kasing-kasing og lay problema sa dugo. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Hinuon na bisan pa naga padayon na kining ato ang pagbatok sa COVID, at least ang nakanindot nini kay hinihini nang naka-adjust na ato mga kaigsuunan. Unya daghan na pud kayo ga willing kayong mo suporta gyud og nagasunod na sa mga ginapatuman sa ato ang gobyerno kalabot niini. Ang dakong epekto sa COVID-19 mga katinig kay kining ato ang panginabuhian no. Lisod kayo, daghang kayo mga nawadan og trabaho. Gani aron masolusyonan kining naasoy nga problema, ang mga gilain-laing ahensya sa gobyerno naghimo nag mga lain-laing nga mga lakang. Kagahapon, ang probinsya sa Cotabato og ang Department of Agriculture ingon man ang ilaing pa mga opisina, ang University of Southern Mindanao, ang League of Municipality Municipal Mayors, ang Provincial Agriculture and Fisheries Council nato dire, ingon man ang Regional Agriculture and Fisheries Extension Network 12 nihimo og usa ka memorandum of agreement alang sa alang sa Provincial Lead Agriculture and Fisheries Extension System o kining ginatawag nga PAFIS no. Kung nga diin, ang probinsya sa Cotabato himuong hub sa agrikultura o palaisdaan mga katinig o kining fisheries. Maayong atuang hisgutan kini kay importante gud kaayo nga masiguro nga doon na kita'y enough nga pagkaon. No? Kay mo man yung pinaka-importante sa tanan. Bisita na to karong buntaga. Ang atuang aktibo kayong board member sa probinsya kung nga diin. Uban na siya sa mga naaka sa
gihimong panaghisgot kalabot ni ini no si board member Dr. Maria Krista Piñol Solis atong kauban karong buntag na sa atong sibihanan. Ma'am, salamat kayo sa pag-adto diri sa atong sibihanan maayong buntag. Morning Sir Loy, morning Ma'am, and sa lahat po nang nakikinig maayong buntag po. Opo. Pwede ba nato mahisgutan unsay pwedeng mahimo sa atoang unsay mga agreement nga gisulod sa probinsya para mas mapakusog pa ang atoang pagsiguro nga adunay enough nga pagkaon diri sa probinsya, Ma'am? Okay. Regarding po sa na-mention mo, sir, about the PAFES, kahapon po, diniscuss po namin, actually, amendments na lang po ito. Okay. Opo. Nagsimula po, napasok na po itong MOA or Memorandum of Agreement. Opo. Sa Sangguniang Panlalawigan, siguro mga 3 weeks ago. And then may mga changes lang. So ano po ba itong PAFES? This is Province-led Agriculture and Fisheries Extension System. Mm-hmm. So ito po ay ang nag-spearhead po nito, ang nagsimula nitong PAFES is yung Department of Agriculture. Mm-hmm. Specifically yung Region 12, no, headed by Director Arlan Mangelen and si Sir Director Zaldi Boloron ang nandun po kahapon. Uh-huh. Para saan po ba itong PAFES na to? Di ba po narinig na natin yung Mandanas ruling? Uh-huh. Opo. Nasimula the year 2022, si Governor Mandanas po kasi, nag-file siya ng kaso sa Supreme Court. Ang sabi niya, na dapat daw po ang ira ng bawat barangay, munisipyo, city, and probinsya ay madagdagan, hindi lang galing doon sa mga buwis, kundi pati sa customs. Uh-huh. So ito po, nanalo sila Mandanas. Kaya po, buong Pilipinas po by 2022 i-implement na po itong Mandanas. Ano po ba mangyayari sa Mandanas? Madadagdagan po ang ira ng bawat LGU ng okay. additional 27% to 30%. Uh-huh. Opo. Hindi lang po ito sa like sa ira, mapupunta po sa sektor ng agrikultura, sa sektor ng infrastructures, pati ng health. So ito po ang isang system na ginawa ng DA para po ang sabi nila madadagdagan kayo ng pondo. Alam nyo ba kung anong gagawin dito sa pondo na to? Paano siya paplanuhin? In short po, yung mga programa, mga proyekto ng DA, is tayo na po ang mamamahala. Yung pondo ibababa, yung programa ibababa mula sa national. Mm-hmm. So they are guiding us paano po natin siya i-manage by 2022. So ito na po yung system, no? Kasama po ng DA Region 12, ang BFAR, kasi po agriculture and fisheries, hindi lang mga farmers, pati yung mga fisher folks, mga mangis, that is target din po natin. Mm-hmm. So sila headed by Sir Director Alfeo Piloton sa BFAR Region 12, nandyan po kahapon si Sir Elmer Soriaga, siya po yung ating manager dito sa North Cotabato. So magko-coordinate po tayo sa kanila, and at the same time, ang ATI or yung Training Institute po sa DA, sila naman po yung magte-train sa mga ano natin, farmer or agricultural technicians. Ano bang mangyayari? Kasi kailangan ihanda natin to. Malaking pondo by 2022, malaking maraming programa, pero malaking responsibilidad. Opo. At saka ang importante rin dito, kasi nandiyan na lahat yung mga resources na yan, yung kaalaman para doon sa mga mag-i-implement, especially sa mga nasa baba. Mm-mm. So kailangan matrain ng maayos po tayo dito. Baka mamaya masayang lang yung ating pondo, hindi correct, natin maano ng maayos, magastos. Sa ATI naman po si Director Abdul Dayaan ang head po niyan. Pinadala niya po kahapon si Dr. Teofilo Humawan sa ATI. So they're very willing. Kumbaga, this is a systematic planning planning way po of managing or budgeting that program and that pondo para dito. Kasi even si Barangay, si Barangay na ang in charge sa farm to market road nila. Okay. O, di ba dati magre-request tayo sa DA o kaya matagal pa. Matagal, mahabang kumbaga, proseso. Kumbaga, in short, i-devolve. Lahat ng galing sa national, ibababa. So, okay. Tayo na, kumbaga, meron na tayong independence or autonomy. Ang problema, kaya ba natin yung ganung kabigat na responsibilidad correct, at correct. Saka pera. So, at saka papaano din masiguro na yung pera mapunta sa proyekto. Tama, yun po ang pinagpaplanuhan natin. Saka hindi lang po si province ang in charge dito, kaya siya province-led, si province po ang magkukuhit kay city, kay munisipyo, kay barangay, sama-sama tayo dito lahat, tulong-tulong tayo. So sa area po sa munisipyo, mga lahat ng mga mayors ang nagrepresent po sa kanila si as a League of Municipal Mayor President sa Philippines, sa Cotabato po si
ang mayor president, ang league president po nila is si Mayor Vicente Orboy Surupiano. Wala lang po siya. Opo, sa From Alyosa, North Cotabato. Mm-hmm. Wala lang po siya, pero meron naman pong representative na dumating. Oo. Ma'am, kayo po yung chairman ng Agriculture and Food, no, ng Sangguniang Panlalawigan. Nakita ho ninyo kung ano yung pangangailangan ng ating mga magsasaka sa probinsya. At tayo sa probinsya, ang pangunahing hanap buhay ng ating mga kababayan is agriculture. Mm-mm. Sa nakikita ho ninyo at sa mga proyektong inyong isunulong, ano yung pinaka dapat natutukan sa kasalukuyang sitwasyon dito sa probinsya po? Okay. Sa nakikita ko ngayon, sir, hindi katulad last year na kasagsagan ng pandemic. Lockdown. Opo. Lockdown and then ECQ. Nung panahon na yon, food security ang kailangan natin kasi marami tayong taong bayan na hindi makalabas. Uh-huh. Marantay mga imports or mga travel ng pagkain na hindi na makapasok. Mm-hmm. Ngayon po, so ngayon medyo open na naman. Kumbaga medyo accessible na yung pagkain. Ang problema natin ngayon, marami ang walang trabaho. Uh-huh. Marami mga LSIs, mga ROFs ang nagsiuwian. Correct, so ang tanong natin dyan, how will we help them restart the economy or sustain their mga expenses? So, opo. Livelihood. For me, livelihood po ang isa sa mga pinaka-importanting maibibigay na na programa ng agrikultura. Oo. Pang matagalan o pang madalian? pang madalian ba yung... Hindi, syempre, siguro yung may mga nagtatanong sa akin, Dok, pwede po bang makahingi ng pang-capital daw? Magne-negosyo daw sila yung mga buy and sell or mga calendar or something. Pwede tayo niyan. Meron din po sa DTI, meron din siguro sa Dole, meron din tayo sa probinsya sa yung parang livelihood assistance nila. Yun yung maliitan, pang madalian. Pero pag sinabi nating long lasting, yung pwedeng ipamana, yan na yung fingerlings. Kasi pagkakuha mo 3 months harvest, tapos bebenta mo, iro-rolling mo lang yun. Uh-huh. And then yung mga seedlings natin, syempre mga binhi ng palay, binhi ng mais, 3 months. Mm-hmm. Ano pa, mga fertilizers. Yung mga coconut seedlings, mga fruit tree seedlings, yun, medyo matagal. Mga 1 year to pamatagalan. Pero meron ito, pang long ito term, short term, medium term, and long term. Pero ito yung mga binabanggit ninyo ay para naman sa mga mayroong lupa. How about kagaya sa amin, lupa lang sa paso? Yun ang malaking problema. Speaking of lupa sa paso, ano na tayo kumpara noon, meron na rin tayong ornamental group na pinopromote dahil tanggapin natin, mabenta ngayon yung mga plantito and plantita. So kung may lupa ka sa paso, pwede ka ding... meron tayong group na sumasali, pini-educate yung mga ornamental farmers natin or gardeners, di ba? Uh-huh. Para ano ang pwede mong ibenta, ano yung bawal din, para hindi rin tayo mag-go against sa DENR na guidelines. Kasi may mga exotic and rare plants na bawal mo rin i-buy and sell. No? Uh-huh. Kunyari, wala kang lupa. Yun, pwedeng pumasok yung short or medium term na livelihood assistance, yung cash assistances, iparolling mo lang, basta babayad-bayaran mo lang siya paunti-unti. So, ibig sabihin po nito, Doc, sa ilalim ng PAFIS, kasi ngayon, actually, ang USM, nag-develop na sila, di ba, ng mga fingerlings, nagpaparami sila, then dito yata kumukuha ng mga fingerlings, binibigay sa mga farmers, sa mga fish, mga mangingisda natin na mayroong mga fish fund. Ano meron dito sa PAFIS agreement na ito? Actually, si USM Partners, kasama po si USM dito. Okay. Sila po yung magte-train sa atin sa mga farmers and agriculture extension workers. And then, meron din silang research. Magaling ang research sa USM, no? Nandiyan kahapon as representative ni Dr. Francisco Gil Garcia, yung president, nag-represent si Dr. Mary Joy Cañolas sa extension services siya. Yung research nila, yung techno-demo farms, may mga techno-demo farms na sila, no? Uh-huh. So, pwede tayong makahingi doon ng tulong sa mga extension, sa research. Tapos, naka-establish na sila eh. About doon sa fingerlings, meron din yata ang USM, pero mas in charge dyan si BFAR. Ah, okay. O, si Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Uh-huh. So, sila ang in charge dyan sa pagpaparami at saka pagdidistribute. So, lahat ng request natin, idadaan natin sa BFAR. Uh-huh. So, ang mangyayari nito ngayon, dahil paunla rin, palalakasin yung ating sistema ng agrikultura at palaisdaan, sa probinsya, nangangahulugan na doon sa baba yung ating mga ordinaryong mga magsasaka at mga nag-aalaga ng isda o may mga maliliit na fish pan, mas madali sila makahingi ng tulong.
Pero anong proseso? Through barangay o pwedeng dumiretso? Okay. Ini-encourage po natin yung ating mga individual farmers and fisher folks na makipag-group. Kasi ang pinaprioritize din po yung malakihang download or yung volume ng ano dito, yung term nila na grants, donations from the Department of Agriculture is yung mga grupo, association, farmers or fisher folks association, lalo na yung kailangan naka-register sa RSBSA. Ito po sa PAFES, ang link natin dito between the farmers, fisher folks and the PAFES is the PAFC or si Provincial Agricultural and Fishery Council Chairperson. So, nandyan po sila, Sir Angel, si Sir Angel Cervantes, siya yung chairman natin. Siya yung magliling sa atin. Ini-encourage po natin ang ating individual farmers and fisher folks na magpa-register sa RSBSA, sa mga Municipal Agriculturist Office, and mag-group sila. Hindi lang kung may association na po sila, magpa-affiliate po sila sa munisipyo at saka sa probinsya. Kasi pag-affiliated po sila, yun yung mas... para malaman madali, po nila, madali na po yung proseso. At the same time, kumbaga coordinated yung group. Opo. Yung pagbigay, hindi per individual. For example, bibigay si DA ng machineries. Sa group po ibibigay. Okay. Mahirap po kasi sa individual. Correct. Para mas marami po matutulungan at makakagamit. Mas marami makikinabang. Mm-hmm. Tayo dito, may mga grupo na ng mga magsasaka sa first district, second district ng probinsya. Maalala ko sa panahon ng harvest season, yung nagkakaroon ng bumper harvest. Ang problema ng ating mga magsasaka napakamura ng bilihan ng palay. Mm-mm. At ito'y nangyari last year, 'di ba? Nagka-problema tayo, dinagdagan pa ng mga imported na mga bigas na nagpahirap sa sitwasyon ng ating mga magsasaka dito sa PAFES agreement na ito o memorandum na ito. Memorandum of agreement. Anong may tutulong naman sa problema lagi ng ating mga magsasaka? Murang bilihan ng palay at hirap ibenta yung kanilang mga produkto. Mm-mm. Yung about sa palay, sir, actually, nag-wonder din ako. Pwede kaya yan nga, kunyari, yung, kasi peak season talaga yun, yung harvest. Kumbaga lahat nagtatanim at the same time. Pwede ba yan na, hindi ko manalam eh. Pwede ba yan na, kunyari, itong area na to, dito siya magtanim ngayon. And then, ito na naman, parang i-schedule. Nakaschedule. Hindi daw pwede kasi... may mga daga, may mga peste, magsisilipatan. So, okay. So, sabay-sabay pala talaga ito itatanim. So, expect mo na may peak season and may off-peak season. Doon sa panahon ng mga peak season, peak and lean season yata. Parang ganun peak yan. And lean. Basta yung mataas na presyo or mababa na presyo ng pagbili ng palay. Opo. So, ang itutulong nito ng PAFES is... additional inputs, additional fertilizers, kumbaga i-ready na lang yun for the next harvest. And then marketing, yung pagtulong din sa marketing. Lalo na yung ngayon, in demand ngayon, hindi lang yung palay natin, yung adlay, even yung upland rice, yung mga brown rice, black rice. So kung makikita nyo, ini-encourage din na mag-venture into brown rice or black rice kasi malakas po itong mabenta doon sa ibang lugar, hindi lang dito sa atin. So, hindi lang tayo, kasi yung ating rice tarification law hanggang ngayon is still effective. Correct, no? Opo. Oo. And then, narinig nyo naman na for the past 2 years, we've been trying so hard na kumbaga i-balance yung RTL with the farmers' interest. Mm. Since wala naman tayo pang makamove forward ngayon from our level dito sa probinsya, so what we do is we provide additional inputs, we help with the marketing, and then at the same time, we provide additional livelihood para po pang tulong doon sa mga apektado ng mababang presyo ng palay. Alam niyo po, na-appreciate ko yung programa ni dating board member Soc Piñol, yung online ano ba yun, merkado? Online sale, parang online market. Binibigyan niya ng tulay yung mga magsasaka natin, yung mga tawag dito, kababayan natin na walang alam pa paano ibenta yung kanilang produkto para maibenta. Maganda yung ganitong klaseng konsepto. Dapat ay suportahan natin, develop natin, i-adapt ng probinsya. Meron nga pong pinapropose din si former board member si Tito Soc Piñol na the Barangay Agricultural Database System, and then yung na-mention mo na online parang market, merkado, online market. Pwede natin yan incorporate once na ma-approve it ng PAFES natin because it's a system.
can put that into the system. So, okay. Tama naman talaga yun. We need a database. Kung ito si farmer na to, nakalista. Buhay pa ba to? Dito pa ba to nakatira? Ito pa ba yung mga pananim niya? Or nagbago na siya? Or lumipat na siya? So, database, kumbaga, bago tayo mag-implement ng kahit ano, the data is very important. And also, at the same time, tanggapin natin na ang market ngayon is online na. Correct, halos correct. Lahat na ng connect ng magbebenta, buy and sell sa online market, social media, sa Facebook, sa Instagram, or whatever, nagla-live selling pa nga. Eh, no? So, tulungan natin, even kami ni Gov Nancy, I proposed to her na gawin natin itong, kumbaga, tulungan natin, lalo na yung mga farmers na walang cellphone, walang correct. Internet, hindi marunong pa sa ano. Uh-oh. Even yung mga youngsters natin, mga upper anak, nasabi ko, Misa, tulungan nyo naman itong inyong mga family na farmers or ano, para ma-promote yung inyong produkto. Pero marami lang ganun ngayon, sir. We are buying ganito nga product or selling at this price. And then, sa ikot-ikot ko din, bawat mga binibenta, may mga nagbebenta, pinopromote ko. Pero hindi na ako nag-ano doon. Sige, kinukonnect ko na sila. So, para magiging tulay na lang kayo doon para makatulong sa kanila. At eventually, pag napasok natin itong PAFES, we can incorporate that system, sir. Isa ring problema, hindi lang actually ano sa palay, pati sa goma. So inaasahan, kasama din ba yung goma doon sa agreement na ng PAFES na pinasa? Ang PAFES, sir, it encompasses all agriculture products, pero sa goma, since ang parang sa coconut, sa ngayon copra sa mataas, sa goma is syempre kaplam. Unless meron tayong rubber sheet processing ano facility here, or meron pa tayong mailalagay in between para mas mapataas natin value adding, kumbaga. Kasi I think yung rubber sheet, pag may processing ka nun at binenta mo yun, mas mahal tapos ako. Malinis na, makinis, maputi. So hanggang wala tayong ganun, what we can do is, so for now, is to bridge them to the higher market. Pero syempre we have the Bagsakan Center here sa province po. Yung wala pa yata, hindi yung maganda yung programa nung ano yun, yung Agila Tires ba yun? Ayun ko ano na nangyari. Yung sa ano, Agila Tires. Di ko alam. Cycle tires. Sige lang, I will look into doon. It, sir. Sana mabalik natin. So naglagay ba ng time frame dito sa PAFES na ito? Kung para at least ano, ma-feel ng taong bayan na talagang ang may gobyerno, talagang ang totoo itong mga pinag-uusapan natin. Ito po lahat magiging effective by 2022. So right now we are in the planning stage po. Okay. So ang step na natin ngayon is na-finalize naman po yung MOA. Ibabalik po natin, pasok ulit sa kay Gov and for legal for checking, and then ipapasok ulit sa Sanggunian Panlalawigan, and hopefully pag na-approve na po, MOA signing na. And then we will do the manual. So actually marami na pong ibang province ang may manual na. So pwede na natin i-adopt kung ano yung applicable sa atin. And then pinaka-importante po, budget preparation. Yun. Kasi yun ang pinakamabigat yun ang buhay. With great power and great money comes great responsibilities. Totoo. Kasi paano ka makagalaw kung wala kang budget? Opo. At paano mo gagastusin yung malaking budget kung wala kang plano? Correct. At saka dapat, ano ba, ang mga barangay dito, sila magpo-propose din ang kanilang mga proyekto? Opo. Consultative po ito na tipo. Kung ano yung sa tingin ng mga farmers, na mga groups, mga sa city, sa barangay, sa munisipyo, ano yung needs nila? Magni-needs assessment po tayo. Okay. Kasi hindi naman tayo pwede sabihin, ito ang gusto namin para sa inyo, hindi pala nila kailangan. So magtatanong po tayo, ito ano bang kailangan ninyo? Titingnan natin, pwede ba to sa menu ng PAFES? O sige, pwede incorporate natin. In short, kailangan po namin ang tulong at opinion ng mga farmers and fisher folks dito, lalo na yung ating mga agricultural technicians and even ang barangay, municipal, city officials po. Ma'am, maraming salamat po talaga. Thank sa inyong so panahon much, na ibinigay sa ating programa. Maraming salamat. Apo, minsahin ninyo sa ating mga kababayan. Okay. Any request po, of course, sa agriculture as a chairperson sa Committee on Agriculture, pwede po kayong lumapit sa inyong barangay, tutulungan kayo, or sa Municipal Agriculturist Office, or sa amin po sa OPAG, sa Office of the Provincial Agriculturist, headed by, of course, Dr. Bong Balanag. And then, pwede po kayong mag-request ng mga fingerlings, seedlings, seeds,
Pero syempre, hindi lang po agad-agad makukuha. May proseso po yun. And then, i-validate din po yun pag pupuntahan kayo dun sa area ninyo, kung tama ba. So, anything po na pwede naming maitulong sa livelihood, request nyo lang po. And then, konting, of course, konting pasensya and pag-intindi lang po now na GCQ tayo. Hanggang July 31 pa po ito. 50% lang po kasi ng mga empleyado ang pwedeng pumasok ngayon. So, medyo matagal lang po yung proseso. Pero darating at ihahatid po namin sa inyo. Ayun, opo. Thank you so much po. Maraming salamat po. Opo. Mga katinig, inyong nabati si Board Member Maria Krista Piñolo Solis, ang Committee Chair on Agriculture and Food, no, sa Sangguniang Panlalawigan. So, we hope and pray nga kining ginaisgutan nato mag-materialize, no? Mamahimong dunay kamatuuran inig abot ta sa panahon, pero nagadepende gyapon kini sa budget. No, hinaot kita nga makatabang kini gadako kay tungod karong panahon na nalipay unta mga kaigsuunan nato mga mag-uuma. Bata pag-abot sa merkado pod ginabarat pod tong ilahang mga produkto, no? Mo nay pinakadako kayong problema unya ang mga consumer pod inigpalit nila, pero tinamang pong mahala. Kinsay ni dato nini ang katong mga kapitalista. Alas 6:40 na ang atong oras. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Saan na ako sulit ba? So niya, yun ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first gawa sa resulta sa biopsy nga, papillary carcinoma. Wala ko lang na panahuna. Kung gitry ng iyahang produkto, ang Yaki Capsule, i-split na ko ng inom 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawa sa resulta, natingala ang doktor, nga nung daw nga, inigatipan daw ang resulta. Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Hi, Bess! Busy ka ata ah! Yes, Bess! Eto, nag-urban gardening. Programa natin to sa SK, di ba? Hay nako, Bess! Iwan mo na yan! Punta tayo sa party! Gimmick tayo kasama ang tropa! Uy, pinagsasabi mo dyan! Di ba bawal pa yan? Maniwala ka dyan, Bess! Mag-face mask lang tayo! Lasot na yan! Alam mo ba, Bess, na tumataas ang bilang ng kaso ng COVID-19 dahil sa pagsuway sa ating mga health protocols, lalong-lalo na sa mga pagtitipon? Hay nako, Bess! Killjoy ka talaga. Bes, mahalaga ang buhay kaysa sa panandaliang kasiyahan. Sa ating mga kabataan, tulong-tulong po tayo upang labanan ang COVID-19. Ito po si Santina Tainan, ang inyong SK Federation President ng Kidapawan, nananawagan sa ating mga kabataan na maging responsable at mabuting halimbawa sa ating komunidad. Kabataan, kaya natin to! Do you want to achieve your dreams through quality but affordable education amidst the pandemic? Then, enroll at Colegio de Kidapawan. We are New Normal Ready. Courses offered: BS Criminology, Nursing, Elementary Education, Midwifery, Hospitality Management, Information Technology, Computer Engineering, Computer Science. Colegio de Kidapawan also offers a junior high school with ESC grant and senior high school with voucher program. Scholarship grants available. No tuition fee increase for school year 2021 to 2022. For more information, please visit Colegio de Kidapawan or call telephone number 064-577-1340 or cell phone number 0942-345-5370 or Facebook page Colegio de Kidapawan CDK. Hurry! Enroll now at Colegio de Kidapawan. Pagkaon nga kulang sa nutrients, walay exercise o dili maayong estilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarbuho ipaila-ila. Garlic Plus with sodium ascorbate. Kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural o mas epektibo. Garlic Plus, palatian impas. Mapalit sa mga butika. Mas ganado sa produktong sigurado, MMV Stream New, muabas pag-asenso. Ang inyong mga baboy, manuog bibe, baka o kabayo, kanunay pakana, o MMV Stream New. Aron paspas ang pagdako o maayong resulta, MMV Stream New.
nagpatubo. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Alas 6:44 na, mga katinig, ang atong oras sa gikan sa hisgutan ng agrikultura, no? Ato ang pong hisgutan karon kay nagsugod na ang ubang mga eskwelahan sa ilang mga virtual graduation. Pahuman na ang atong school year 2020-2021, no? Ang atuan na pong mga ginikanan karon, nagapangandam na pod, no, alang sa school year 2021 hangtod 2022. But unsabay mga kamanduan karon gikan sa Department of Education para sa mga pag step up, no, or move forward bang tawag ni ana, moving up sa tuang mga estudyante. O unsabay plano para sa school year 2021-2022, same ba gihapon o kasi ang ubang mga lugar actually ilang gi-adapt is blended learning, no, gamit sila og kining social media, gamit sila og kining online. Sa tuwa sa probinsya kasagaran modular system, no, ang gipatuman niini. Atong kauban karong buntaga, ang atong spokesperson sa DepEd Cotabato, si Sir Charlie Antipolo. Sir, good morning po, si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Mr. Loy. Mga graduation ceremony sa moving up sa to mga kaigsuunan, mga estudyante nato, unsang kamanduan diri karon nga gipagawas sa Department of Education? Yes, sir, nagpagawas ang ato ang online, no, ang sistema ni Inipod, ang mahitabo, ang kada eskwelahan na sila kanya-kanyang program o paon sa ba ang murag lahi mag good, no? Ang katong mga nakita na ako, ang katong mga nagdawat og award, murag picture na lang siguro tanan tong gipakita. Yes, sir, no, yun na ginang mahitabo, no? Kada kitawag gaag award, nagpa-picture ka tong estudyante, naka unsa ni sila, nakatoga pod ba o school uniform lang? Kadaghanan sa to ang mga nakita. O
award, then gipicture ang niya mo to gipost sa dito sa ilahang sa tawag diha kanang program. So may hantog karon on the sa ilahang gi-prepare ng mga program. Yes, sir. Naka... Kuan ang official date yun mag-start ang mga activities. Kailan mag-end kita? Schools pa lang, no? Inga na lang gipanghimo ang ilang mga teacher advisor nila ni adto sa ilang balay nya dito gipicturan tunol sa ilang award o nya mo tong gi-appeal sa ilang programa. So murag susama gyapon inga ni ang mahitabo sa to ang mga public schools. Yes sir, no, exactly. O 2021. Unsa yung mga lesson nga nakuha ninyo niini nga mas mapa-improve pa para sa school year 2021-2022 ug unsay plano para sa 20 para sa sige school year? Yes, sir, lang dagdag
Matabang og dako no kay daghang gyud kitang mga naglisod nga mga estudyante kay gani adto na koy mga naka-istorya nga mga teacher ingon man ang mga ginikanan wa na sila nga wa gyud katunan ako ang anak no kining school year na ni kining nahitabo sa pag patuman sa modular system kay mas taas man ang ilang oras sa ilahang mga dula mga online gaming kaysa sa ilahang pagtuon. Mga ginikanan nagproblema na gyud sa ilang mga anak no kay usahin ni samutdog kagahi og mga ulo. But anyway, kini depende laman sa mga ginikanan kung paunsa nila i-handle no ang ilang mga kabataan. Sa sistema ng blended learning, unsay mahitabo niini sir kay aduna kita gyapoy problema sa mga internet connection? Ang ato ang kanang internet dako gyud kayo ga tabang nino pero ang problema halimbawa ang estudyante nga gusto niya paminawon otro ang katong gitudlo kay wala dayo na catch up katong lesson nga gihatag mora ni problema sa radio kay muagi ra sa hangin no dili pareha sa social media nga pwede nimo i-review tanay pwede pud natin na siya. Facebook or group chat sa matag tawagan na matag school level ba o sa tawagan ni matag school level pa no or sa matag classroom yata noy kanang ato ang mga school. Yes, sir. Adunay mga eskwelahan no nga nipalit na lang og kining mood kining unsa ba tawag diha katong mga modules nga ginagamit dili na ginahatag sa mga teacher ang burden nga maghimo pag ilahang module para sa ilang mga estudyante. Kini ba gi-adapt na ni sa atoa sa Cotabato province o unsang-unsang sistema sa paghimog mga modules? Ang ato ang sistema sa kung kining pahuman nga school year mao ba gyapon ang gamiton para sa sunod o lahi na pod ang content nila sa no?
from grade 4 to grade 6. Yes, sir, Lloyd. Mauna nga to. Especially sa tuwang mga teacher, dili na kayo bugat para sa ilahang mga responsibilidad. Yes, sir, Lloyd. At ang ginatanong... Ano sa itong programa, basin doon na kay dugang mensahe sa mga ginikanan o mga estudyante nato, labi na ning pahumuna ang atong school year? Yes, sir, nung una, gusto namang magpasalamat. Ay, okay. Mga katinig ninyo nga nabati si City School si Cotabato Division spokes person Charlie Antipolo, naka-off di ako microphone kag ganina, no. Congratulations daan sa mga ginikanan ingon man sa mga kabataan nato nga mo graduate tayo na, no. Og good luck daan sa mga musunod pa natong mga preparations. Kay grabe gud ang challenge nga nahitabo niining tuon sa mga kabataan sa school year 2020-2021. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Wala kita igong oras. Dagang kay salamat sa inyong kanunay nga pagpamina ni atong programang Tinig ng Bayan. Mosunod na kalas 7 balita. Good morning kaninyong tanan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Ikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan taga Neo Pontevedra Antipasco Tabato ang iyang pagpatumar sa Kidiaki Vitamin sa iyang anak nga si Marjorie kay himsog na kini og iya pud ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamo. 4 months si akong isang ipainom og Yaki Vitamins niya nga haplas pud ana niya Yaki pud niya oil nakaron niya basta nang taon sa bus-bus na in town. Iyan ang Kidiaki Vitamin.